Balikan natin ang aming ulat sa hirap ng buhay ng mga taga-Kalumpit, Bulacan, kung saan pangunahing paraan ng pagbiyahe ngayon ay mga bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagmistulang lawa ang malaking parte ng Kalumpit, Bulacan. Lubog sa baha ang mga taniman. Pinasok na rin ng tubig ang mga bahay. Nagmukha namang abandonado ang bahay na ito. Ang mga sasakyan, napabayaan na lang nalubog sa baha. May ilang tricycle at motor din ang naabutan ng baha. Dahil sa taas ng tubig, nagbabangka na ang mga residente bilang kanilang transportasyon. Sa mga di gaano kalalim ang baha, tinatyaga nilang lakarin ang hanggang bewang na taas ng tubig. Ang isang ito, bit-bit pa ang gasol habang sinusuong ang baha. Dala ang kanilang gamit, nagdesisyon naman ng pamilyang ito na lumikas na sakay ang bangka. Pero may ilang residente pa rin ang piniling manatili sa kani-kanilang bahay. Kwento ng konsehal na si Benjamin De Leon, hindi raw nila sukat akalain na ganito magiging kataas ang baha ngayon. Hindi man ganyan dati. Kaya ang mga tao po, tiwalang-tiwalang, hindi lalaki. Kaya ang mga sasakay, nabutan po sa karsada halos. Inabot na ng isang linggo ang baha sa Kalumpit. Bukod sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng bagyo at habagat, nakapagpalala rin sa baha ang high tide at pagpapakawala ng tubig mula sa Bustos Dam. Hanggang ngayon po, hindi po namin alam kung hanggang kailan yung laki ng tubig at huhupa yung baha na sa aming barangay. Nasa ilalim ngayon ng state of calamity ang buong lalawigan ng Bulacan. Nagpatupad na rin ng price freeze sa mga pangunahing bilihin para bawas pasakit sa mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.